gumagawa tayo ng broccoli salad. So, meron tayong broccoli dito. So, binabad muna natin sa tubig. Okay? Para at least maalis yung mga dumi na nakakati sa ating broccoli. Okay? So, meron tayo dito ng ano, sugar beets. Ito po siya. Okay, sugar beets. Tapos carrots, tapos ito yung tangkay ng broccoli. So sayang po ito kung hindi nyo sasama. Sarap po na ito, matamis, matamis-tamis po siya. Okay? Tapos meron tayo dito raisins or tinatawag natin na pasas. Kung nakikita nyo, nakababad. So gusto ko po na ano, yung mag-soft yung ating pasas or raisins. So, ibababad natin siya ng at least so, mga 15 minutes. So, meron po ako dito, ano, tawag dito yung vegetable dryer para sa ating gulay. Para hindi siya basa pag, pag hinaluan natin ng sauce. Okay? So, ito po, pakukulang po natin ng ano to, at least 2 minutes lang po. Tapos ito, less than 1 minute, okay? Kasi malamok na po siya. So, ito, pinakulang po itong ano, sugar beets ng at least 1 hour or more than, depende po sa sugar beets niya po. Okay? So, start na po tayo. Pakukulang muna natin to. Okay? Yeah. Kakanoin na po natin. So, nagsimula na natin ng tarot. Kulay na lang ating yung ano, ating broccoli. Ding! Pinali ang broccoli. So, ito po kailangan po medyo dry talaga siya. Kasi po, kabawasan ng tubig po yan. Yung sauce po natin magiging basa. Hindi siya kakapit. So, kailangan po talaga ng kailangan po talaga natin na madrain yung tubig niya. Kailangan po. Last summer yata. So, ito na yung tubig niya. So, ito siya. Ito yung tubig. Ito yung tapos po lang. Okay, so ang next, ito ang ating broccoli. So, ganyan lang po. Balat lang po natin. Lang. Okay. So, ang next, ang ating sugar beets or red beets. Ito ako ng kutsara para kayayos po natin. Pwede nyo po itong lagyan ng walnuts, cashew nuts, lahat po ng nuts pwede. So, ang ilalagay ko po dito is peanuts kasi siya lang mayroon po tayo dito. So, ang next, ang ating raisins. So, ito pala. So, naglalagay tayo ng kunting oregano. And, oregano lang, kunti lang. Ganito lang ko. Yung iba kasi, sobrang maglabi. Very strong ang lasa ng oregano. Kaya, ganito lang ko. Yan. Yan. Ganda. Tingnan nyo po. Ganda, diba? So, ang next, ang gagawin natin is yung sauce niya. Yun ay mayo mustard sauce. Okay, mag-start na po tayo sa ating mayo mustard sauce. Okay, so sa mayo mustard natin, kailangan natin ng mayonnaise. So, 5 tablespoon lang po ito. So, meron po tayo dito ang mustard. Tapos, meron tayong fructose. So, itong fructose, magbibigay lang po siya ng sweetness. Tapos, oregano. Tapos, olive oil. Okay, start na po tayo ng 1 tablespoon of our mayo mustard. Okay. Now, gusto ko yung may mustard talaga. Lalo na sa burger. Gusto ko yung mustard. Baka kasi yung ano eh. Iba kasi yung lasa niya. Pag may mustard yung burger, sobrang sarap. Tapos yung oregano, ilalagay na natin na, ilalagay na po natin. Ano lang ho.
yan. Tapos maglalagay po tayo ng octopus. Bibigay lang po siya ng fitness sa ating new mustard sauce para sa ating broccoli salad. Tapos natin. Tapos kaunting olive oil lang. So, yung tablespoon. So, haluin lang natin. So, pagkatapos natin haluhaluin, lalagyan na po natin dito sa lalagyan. Okay. So, ayan. Shishin po natin para mag-flatten. Ayan. Diba? So, ang next, lalagyan po natin ng oregano si Babaw. Pusa natin. Okay. Kukuha tayo dito para mas madali, mas mabilis. So, kakalap po natin. At saka, lalagyan natin na olive oil sa Babaw. Ayan. Ang ganda niya po, no? Tingnan niyo po. Okay. So, bali, subscribe po kayo sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga susunod na videos ko. Okay. Alright. Okay. Thank you. Bye-bye.